Our lecturer for today is Jasfer Crizan E. Ventura, graduate of the University of the Philippines, BS Education, major in Mathematics, minor in Physics, teacher 2 at Jose Abad Santos High School, and lecturer 2 at Universidad de Manila. So, to start our discussion today, let me present you this question. Can you give me the sum and the product of the roots of the quadratic equation x squared plus 3x minus 18 equals 0 without actually solving for the roots? Medyo mahirap pag-iisipan, no? Kasi sanay tayo na sinosolve natin kagad yung mga roots ng ating quadratic equation. But actually, there is a way na kaya nating isolve yung sum ng mga roots natin at yung product ng mga roots natin nang hindi natin kailangan na isolve yung mga roots exactly. So, ang kailangan lang natin, yung values ni A, B, and C, kaya mo nang sabihin, kaya na nating sabihin, ma-determine yung sum ng mga roots at yung product ng roots. So, let's start with the question I gave you a little bit earlier, which is, ano ba yung sum and product ng quadratic equation na x squared plus 3x minus 18 equals 0? So, let me write first our equation. X squared plus 3x minus 18 equals 0. And kung naiisip mo na kailangan, mahalaga pa rin yung naka-standard form. So, dapat ngayon, medyo sanay na tayo na sinusulat natin yung quadratic equation natin in standard form. Yes, tamang-tama po kayo na kailangan naka-standard form siya. Kasi nga, bakit? Napakahalaga nung tatlong values natin. Yung values ni A, ni B, at ni C. And if you look at our example, naka-standard form na si quadratic equation natin. So, solve na natin, or rather, alamin na natin yung values ni A, B, and C. A is 1, B is 3, and C is negative 18. And, so paano yun? Nakuha na natin yung values. Meron actually yung formula para makuha yung sum and product gamit itong tatlong values natin. So, let me give you the formula for the sum. The sum of the roots is equal to negative b over a, while si product ay given by the formula or equation na c over a. So let's start with our equation nga, no? Inaalam lang natin kung ano yung sum ng products natin pag pinagsama yung dalawang roots at ano yung product pag t-times natin yung dalawang roots natin. So, let's start with sum. The sum is equal to negative. Sabi ko dati, lagyan nyo ng parenthesis yung mga values natin na ang A at B. Kasi, saka natin ipa-plug in yung mga values na nakuha natin. So, B is 3 and A is 1. So, therefore, simplifying, this is negative 3 over 1, which ang pinakasimpleng itsura nito is negative 3. So there you have it. Meron ka ng sum. Alam mo na na yung sum ng roots natin is negative 3. Paano naman yung sa product? So sa product, ganun din. Using the formula C over A, papalitan natin yung C ng value ng C. Ano ba yung value ng C natin? It's negative 18. And the value of A, we replace that with 1. Kasi 1 yung value ng A natin. And then we simply reduce our fraction. Simplify natin. Negative 18 over 1, that's negative 18. So therefore, kaya na natin sagutin yung tanong na pinresent ko sa inyo kanina. Ano yung sum at products? Ano yung sum at product ng roots ng ating quadratic equation? The sum of the roots is equal to negative 3, while the product is equal to negative 18. So, let's have another example. So, let's say our quadratic equation is given by x squared plus 4x
plus 5 equals 0. Masaya pa rin ang buhay natin kasi nga nakasulat na kagad siya sa standard form. Kasi yun yung number one na kailangan ma-check natin. Naka-standard form ba siya? If yes, then proceed na hanapin nyo na yung values ng A, B, and C natin. So A here is 1, B here is 4, and C is 5. And then, para hindi kayo mahirapan, pwede nyo namang isulat yung formula ng sum. Sum is negative B over A. At palitan yung B ng value ni B, which is 4. Palitan si A ng value ni A, which is 1. So, yung sum ng ating roots sa quadratic equation na to is actually negative 4. Meron na tayong sum. What about the product? So, for the product, product is given by the equation C over A. And ano yung value ng C natin here? It's 5. And the value of A is 1. So therefore, the product of the roots of this quadratic equation is 5. Okay, so let's have our last example. Let's say our equation is given by 4x squared minus 9 equals 0. Is this in standard form? Yes, yes, yes it is. So therefore, tignan na natin, ano ba yung values ng A, B, and C natin dito. A here is obviously 4. Andyan si x squared at yung numerical coefficient niya is actually positive 4. While for the B, if you think that B is equal to 0, then tama ka. Kasi hindi naman natin nakikita yung linear term dyan. So therefore, B is 0. And pwedeng-pwede naman maging 0 yung value ng B. Ang hindi pwedeng maging value na 0 I see A. And our C here, yung solong number, that's negative 9. So, to get the sum of the roots, sum is equal to negative B over A. At ang B natin, 0. So, negative ng 0 over 4. And wala namang negative ang 0. So, that's just 0 over 4. And the simplest form of 0 over 4 is just 0. So, the sum of the roots of this quadratic equation is equal to 0. And, as for the product, to get the product, ganun din. Kagaya ng ginawa natin kanina for our first two examples, we have C over A. And the value of C, palitan natin yung C ng negative 9 kasi negative 9 yung nakuha natin, over 4. So, the product here is negative 9 over 4. Bakit yan pa rin? Kasi hindi na naman natin pwedeng isimplify yung fraction na negative 9 over 4. Naka-reduce na siya in its simplest form. So, to recap everything na na-discuss natin, ano ba yung naging goal natin? What was our goal? For us to determine the sum and the product of the roots of our quadratic equation na without actually solving for its roots. Paano natin gagawin? Let's recall the steps. First one, make sure that your quadratic equation is written in standard form. Dapat, ang itsura niya is ax squared plus bx plus c equals 0. And then, get the values of our a, b, and c. Ano yung values na yun? Yung numerical coefficients ng ating quadratic equation. And last but not the least, gamitin natin yung formula for the sum and product. Sum is given by negative B over A, while the product of the roots is given by the formula C over A. So there you have it. Kaya na natin na kunin yung sum and product ng mga quadratic equations natin without actually solving for its roots. So for our upcoming lesson, baliktarin naman natin yung ginagawa natin. Previously, bibigyan tayo ng quadratic equation and then we will be solving for the roots of the equation. Paano kung pabaliktad nga? Binigyan tayo ng roots ngayon and then we need to determine the quadratic equation itself. Hi! Kung sa tingin ninyo kami nakakatulong sa inyong pag-aaral bilang estudyante at kung kami nakakatulong sa inyo bilang mga magulang at mga guro, please do subscribe to our channel. We wanted to reach as many as possible. And in exchange,
we will commit ourselves, our time, and little resources to create more videos na makatutulong para sa kinabukasan at maayos at mabisang pag-aral ng bawat estudyante sa ating bansa.